Hello po sa inyong lahat. Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po. Sa video ko ngayon guys, ay i-share ko sa inyo yung mga list of valid IDs and documents na tinatanggap sa SSS para sa ating pag-loan. So ito yung mga IDs and documents guys na pwede para sa pag-loan natin sa SSS. Ayan, so doon sa SSS website, dito sa supporting documents, di ba kailangan nating mag-attach ng proof of account, ID card or identification documents at saka yung selfie photo. Dito sa pangalawa, dito natin i-attach yung ating valid ID or document na isasubmit para sa ating pag-loan. At dapat guys, yung valid ID na isasubmit natin ay malinaw siya. Makita yung klaro doon sa picture yung inyong mukha at yung sulat sa ID. At saka dapat yung size ng picture na yon ay hindi lalagpas ng 3 MB. Tulad nito guys, sample lang. So ito yung kanyang UMED ID. Ito yung gagamitin niya sa kanyang pag-loan. Yan. So yung size ng ID na ito guys ay 389 kilobyte lamang. So hindi siya lumagpas ng 3 MB. So, pwede siya. Tingnan nyo guys sa details, more, tapos details. Tapos punta kayo sa size. So, dapat hindi lalagpas ng 3 MB. Dapat 3 MB lang pababa yung i-upload nyong picture ng inyong valid ID. Kasi kung lagpas yan 3 MB, hindi yan tatanggapin doon. Isa yan sa reason. Baka isa pa yan sa reason kung bakit kayo hindi ma-approve sa inyong pag-loan. Okay? So, ito na guys yung mga valid IDs and documents na tinatanggap sa SSS para sa ating pag-loan. Una, ang UMED ID, SSS ID, National ID, Alien Certificate of Registration, Driver's License ID, Firearm Registration, License to Own and Possess Firearms ID. Documents naman, meron tayo ditong NBI clearance, pwede rin yan. Then, passport. Permit to carry firearms outside of residence. Postal ID. Seaman's book. Voter's ID. Senior citizen ID. PhilHealth card or PhilHealth ID. Pag-ibig ID. Isa pa sa mga documents na pwede, meron ditong police clearance. Ayan. NBI and police clearance pwede. PWD ID, solo parent ID, professional ID card, ID card issued by PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agencies or SOSIA. So itong mga PWD ID, solo parent ID, makukuha nyo yan guys sa City Municipal Social Welfare or sa DSWD ng inyong lugar. So ito guys, yung mga valid IDs and documents na pwede nyong pagpilian. Isa lang naman eh, yung kinakailangan nila. Kung meron kayong UMED, okay na yan. Kung meron kayong police clearance, pwede na yun guys. So yung mga documents na pwede ay yung NBI clearance at saka police clearance. Make sure lang guys na yung inyong NBI at saka police clearance na gagamitin ay hindi pa expired. Kasi meron niyang expiration para hindi kayo ma-reject sa inyong pag-loan sa SSS. So ito guys, pwede itong i-screenshot para may copy kayo. Ayan. So, ulitin ko, yung valid ID na isasubmit nyo, dapat nandito sa list of valid IDs nila. So, andito dapat yon. Tapos, picturean nyo ng malinaw, klaro yung picture at yung mga sulat, at saka yung size niya dapat hindi lalagpas ng 3 MB. Yan. Ayun lamang guys, yung aking video sa ngayon. Sana ito nyo ito mapanood ay alam nyo na kung ano-ano yung mga valid IDs and documents na tinatanggap sa SSS para sa ating pag-loan.
At pa-favor na lang po ako guys na sana po ay huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakiclick na lang din po ng bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload ng mga informative videos ay ma-update at ma-notify kayo. At palagi nating tatandaan guys, huwag mo isipin ang pagod at hirap. Ang isipin mo yung dahilan kung bakit ka nagsisikap. Ayan. Ayun lamang po yung aking video sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. God bless!